Grabil. Grabe oh, ang kabanggaan pa oh. Bike at motor, anong klase naman yan? Grabe yung ano, nagbanggaan oh. So delikado talaga, dapat talaga sobra-sobrang pag-iingat ang gagawin para hindi pwedeng basta-basta lang ano. Napakadelikado talaga pag mga motor, sa dami kasi ng motor. Grabe yung ano kanina no, yung nagbanggaang ano bike saka motor. Para kung iisipin mo, parang simpleng-simple lang eh. Pero nagbanggaan pa rin. Alam niyo mga idol no, medyo matagal na akong nagmumotor no, halos everyday din kasi dati ang trabaho ko nasa field ako, sa sales kasi ako eh. Kaya everyday talaga nasa ano ako, nasa kalsada. So, marami na talaga akong mga na-experience no. Marami akong nakikitang mga disgrasya talaga halos kada ano, hindi naman araw-araw siguro, basta maraming beses na akong nakakakita ng mga disgrasya na kung titingnan mo talaga ano, parang hindi naman dapat madisgrasya o basta yung tipong simpleng-simple lang, dapat hindi yun mangyayari eh. Dapat hindi siya madidisgrasya. So siguro mga nasa ano na ako, siguro mga 15 years na ako nagbumotor no. Nagmamaneho din ako ng sasakyan kasi yun nga ang trabaho ko no, sa sales. So pero mas lamang yung sa motor. Mas matagal akong nagmotor kaysa sa nakasasakyan kasi mas convenient pag nakamotor. Ano siya, yung iwas traffic ka, nakakasingit ka kasi eh. So yun, dun sa mga sumisingit, ang dami ko ng experience dyan na nakita na nadisgrasya, no? Kasi ako kahit isang beses, hindi pa kasi ako nadidisgrasya eh. Ang unang-unang napansin ko, no? Kaya maraming nadidisgrasya sa simple lang. Ito mga idol, share ko sa inyo. Napakaraming nagmumotor. Ito yung kamay ko sa kaliwa. Papakita ko sa inyo. Ganto ang hawak nila, nakaganyan. Tapos nakaganto. Yan ang ano nila, nakaabang yung thumb nila sa busina. Ngayon, kapag ka merong bigla ang parang hindi inaasa, mabibigla yung kailangan mong pumreno o biglang may tatawid, di ba ganun? Ang karaniwang kasing ginagawa, napapansin ko lang to, bumubusina. Karaniwan ang ginagawa niya. Di ba, biglang may tumawid, no? So, nakaganto kasi yung kamay niya, yan, ganyan. So, ano siya, bubusina siya. Ngayon, ang problema, kung hindi nagbigay o kung hindi
tumigil, yung tumawid o yung makakabangga niya, eh sasalpok talaga siya. Kaya ang tip ko lang, no, kasi mulat sa pool na nagmotor ako, yung aking dalawang kamay ito, nandito siya. So nakaabang siya sa brake. So syempre yung ibang sasakyan, yung ibang motor, wala namang walang preno dito, 'di ba? Yung iba clutch. So mas maganda kasi dito sa may ano, sa may gas, sa may sinilyador. Dito nakaabang talaga yung preno mo, yung kamay mo. Kasi kapag nabigla ka at nakaganto ka, yung ganto ka, minsan yung talagang segundo lang, second lang talaga, hindi mo na siya magagawang pumreno na mabitawan mo tong gas mo. Diba, makakapreno ka, nakaganong ka pa rin. So syempre, karaniwan dito, ano to, sa front brake to, itong nasa right handlebar na ano, punahan ng preno nito. So kung nakaganto ka, bigla kang pepreno, minsan pagka bigla talaga, hindi mo na siya maibalik. So nakapreno ka nga pero nakagas ka pa rin. Kaya talagang ang mangyayari, i-slide ka. So o kaya hindi masyado mapipigilan yung pag ano mo, yung pagpreno. So didiretso ka pa rin. So ayun, yun ang karaniwan na papansin ko, no, sa mga kapwa ko nagmumotor. At yung pangalawa nga, yun dito. So dapat talaga nakapokus itong ano nyo, o kaya nakaganto. Kasi ulit nyo dapat gawin kapag ka alanganin, no, kapag ka yung may mga oras na parang alanganin, no. Hindi rin natin kasi masasabi, kasi nga ang karamihan sa mga driver, no, o sa Pilipinas, talagang marami ang hindi disiplinado. Kasi nakapunta kasi nga ako ng Japan, so nagbike din ako doon, madalas ako magbike doon, almost everyday din. Doon sa 6 na buwan na yun, no, wala akong napansin na ano, na o narinig na bumusina. Walang yung mga motor, kasi hindi naman ganun kadami ang motor doon. Ang karaniwan ng motor doon yung mga Dio, Honda Dream. Bihira yung mga gantong motor, no, yung katulad sa atin. Ang marami doon mga big bikes na, bukod sa ano, mga big bikes. So ang karaniwan doon, bihira nga sumingit doon, eh. Kapag may bihira din naman kasi traffic doon. Ang nagtatraffic lang doon pag may mga traffic light, doon lang tumitigil. So yung mga motor doon, bihira pa rin sumingit sa mga gilid-gilid, eh. Nandito pa rin, parang ganito pa rin kahit traffic, eh, no? Hindi sila nagsisingit. So believe talaga ako sa disiplina doon. Sa hindi sila basta-basta nagdidikit-dikit sa sakyan pagka yung sa traffic light, 'di ba, titigil. May mga pagitan talaga, kaya yung experience ko doon, marami rin akong natutunan 'yon. At syempre yung dito nga din. So para nga makaiwas kayo, yun nga yung aking suggestion, no. Yung simpleng tips lang. Yung dito lang, oh, napaka ano niyan. Kasi mapapansin nyo pag may nadisgrasya, nakabangga na pero nakabusina pa. So walang magagawa. Yung busina kasi parang ano kasi yan, early warning device yan. So para magwa-warn ka lang, no. So bibigyan mo lang siya ng warning yung sasakyan na nasa unahan mo, di ba? Ganun lang yun. Hindi siya para makaiwas ka sa disgrasya. Kapag yung talagang on the spot na madidisgrasya ka. So kasi imbis na karamihan kasi, no, imbis na preno yung unahin, busina. So nakaganto kasi nga yung kamay niya, ayan, oh, nakaganto. So pag may biglang tatawid o may tatawid, busina ng busina. Imbis na magbinor, bitawan yung gas, tapos hawakan ng konti yung preno. Kung ang motor nyo, yung isang preno nasa paa, so syempre hawakan nyo yung isang preno.
tapakan nyo, ayan, no? Para at least nakaminor na kayo. O sakaling hindi magbigay, ready na kayo, di ba? Pag preno nyo, okay, makakagat agad yon dahil nga nakaminor na kayo. So kasi kung biglaan, katulad nung mga ganito pala, no? Ayan, katulad dito. Isang sample lang din to, no? So, sumisingit dito. Lahat naman ng motor, pag traffic talaga, sumisingit dito sa kaliwa o sa kanan. Ang hirap kasi dito sa atin, hindi ka pwede sumabay dyan. Gigipitin ka ng mga sasakyan, magigipit ka talaga dyan. So, kasi nga, may sisingit na ibang sasakyan. Siyempre, kung may motor, medyo magluluwag yung space, makakasingit. So, gigipitin ka talaga ng mga sasakyan, magigipit ka. No? Kasi, danas ko na yan. So, ang hirap din sumabay sa mga sasakyan. Kaya kailangan talaga, medyo gumilid ka para hindi ka nila maipit din. Lalo pag doon sa mga sobrang dami ng sasakyan na mga lugar, no? Doon sa mga city. So, yun nga, no? Yun. So, sana mag-ingat tayong lahat. Isa pa nga pala, no? Ito pala, dadagdag ko pa. Para din, ano? Kapag sumisingit naman tayo, diba ba ito? Sumisingit tayo dito sa... Teka, hindi tayo makasingit. Yun, meron yun. Kaya kapag sumisingit tayo sa mga gilid, no? Sa kaliwa o sa kanan, syempre, dapat maisip na natin na kung tayo nga, sumisingit tayo, di ba? So, ito, sumisingit tayo sa kanan o sa kaliwa. Kung tayo nga, sumisingit, syempre, hindi lang tayo. So, may ibang gagawa nun. May iba rin sisingit. May ibang motor din sisingit. Yung iba, hindi nga lang motor, di ba? Marami pa. May mga tricycle, bike. So, dapat, huwag kang magmamabilis. Hindi mo kailangan bilisan ng takbo mo. Kasi unang-una, kaya tayo sumingit dahil traffic. Di ba? So, ang mga sasakyan, nasa unahan mo, medyo mabagal ang takbo. Hindi mo kita yung mga nasa unahan. Hindi mo siya makikita. So, hindi mo makikita kung may lalabas na motor, kung may o kahit tao. So, pag mabilis at takbo mo, baka hindi kayanin ng preno mo. So, ilang beses na ako nakakita ng ganyan disgrasya, no? Yung mga, kasi ang bilis ng takbo, may lalabas at lalabas dun eh. Hindi talaga pwedeng wala. Kasi nga, matraffic, sumisingit ang mga motor, di ba? At bukod doon, yung mga tao nga, syempre, mga bumababa sa sasakyan. So, papunta sa tabi. So, mabibigla ka talaga. Kumbaga, ang iisipin mo lagi yung kung paano mo may liligtas sa sarili mo. Kasi, kawawa talaga ang motor dahil kapag na-disgrasya, kasi walang cover eh, open open tayo. Bangas talaga, sigurado, pag na-disgrasya, mababangasan tayo. So, dapat... Isipin mo muna yung safety mo. So, kaligtasan mo yung iisipin mo. So, katulad dito, hindi mo alam kung lalabas o ano. Karamihan ng ibang nagmumotor, dire-diretso dyan. So, ang gagawin, bubusina. Bubusina ng bubusina. Kung mapapansin nyo, ang daming ganun. Busina ng busina. Imbis na tumigil muna siya o magminor, bagalan ng konti yung takbo niya para kumbaga, prepare na siya kung sakaling in case of ano lang, nakaprepare na siya. Kasi kapag madidisgrasya kayo, ano, nangyari sa akin yan, nakasasakyan ako. Sa, hindi ako nadisgrasya kasi biglang may tumakbo na hindi mo siya kita, galing siya sa bahay, no, sa gate. So, hindi mo siya kita kung may tao doon. Bigla, ang bilis ng takbo ng bata, naglalaro, dalawa. So, dire-diretso silang tawid na gano'n. So, nakasasakyan ako noon. So, kung hindi ka alisto, kung hindi ka talaga alisto, second lang talaga yon. Dumadaan ka, biglang takbo, das, nandito na. So, mababangga mo yon. Kailangan talaga presence of mind, unang-una rin pala. Yung presence of mind mo habang nagmumotor ka. Katulad nito, no, yung mga ganon. Nandito ka sa side na to. So, dapat alam mo
alam mo rin yung sa mga public, ano, public utility vehicle. Na halimbawa dito marami, jeep, tricycle. So alisto ka. Tingnan, dapat naka-alisto ka doon. Kasi bigla-bigla tumitigil. Napakaraming ganun na ano, mga driver, mga jeep. Bigla-bigla na lang titigil, bigla-biglang liliko sa kanan. So talagang ano, madidisgrasya ka talaga. So ikaw talaga ang kailangan mag-adjust kasi syempre, nakamotor tayo. Talagang kawawa tayo. So ano pa ba ang maitutulong ko sa may share ko, ano? At syempre, unang-una, pangalawa, pangatlo na pala o pang-apat na, huwag yung tanggalin yung mga side mirror nyo. Doon naman ako nagtatake eh. Yun ang isa sa tinagtataka ko, no? At hindi ko talaga nagawa yon kahit minsan kasi ayoko na lingon ako ng lingon ng ganon, yung parang hirap-hirap kasi titingnan mo kung merong sasakyan sa likod mo kasi lalabas ka dito. So tama na yung ganito lang kasi kahit tumingin ka sa side mirror mo, yung nandito sa gilid, hindi mo siya makikita. So lilingon ka talaga ng konti, pero at least kahit paglingon mo, medyo present pa rin yung sight mo dito sa unahan. So dapat talaga may side mirror kayo, napaka-importante niyan. Yung iba kasi kaya tinatanggal niya para pamporma. So ako kasi hindi ko na iniisip yung porma ng motor. Ang iniisip ko talaga lagi safety ko kasi napakahirap magsisi sa huli, no? Kasi may kaibigan akong nadisgrasya, no? Sa motor. Dalawang kaibigan ko na yung nadisgrasya sa motor. Talagang pag kung makaka-experience kayo ng gano'n, no? Kung makakakita kayo, no? Yung kaibigan nyo, alba, na hospital, na ooperahan, di ba? Hindi masama yung ano niya, no? Body lang, bali. Na-operahan. Ang tawag doon, yung parang nalagyan ng bakal yung paa. Kasi sa may tuhod, parang dito ang tama sa may tuhod. Yung... So, syempre, masakit din yun. Kasi pag daw taglamig, nabawa, yung medyo malamig ang panahon, kumikirot siya yung bakal sa paa niya. So, kaya sabi ko, mag-iingat talaga ako. Unang-una, ayoko madisgrasya din. At wala rin naman talagang gustong madisgrasya. Ngayon, mag-iingat na lang tayo. Di ba? So, para ano rin natin. Para sa sarili natin. Para rin sa pamilya natin. Kung mahal mo sarili mo, kailangan mag-ingat ka. Kung mahal mo pamilya mo, kailangan mag-ingat ka. Yung salitang ano, no, ride safe. Palagi nating nadidinig yan. So, kapag may mga katropa tayo, kaibigan, o kagrupo sa motor, no, palagi natin nasabi, ride safe, paps, ride safe, idol. Diba? Ingat, ingat. Pero hanggang salita lang kasi tayo, at hanggang sa marinig lang natin yung ano, yung salitang yon, pero hindi natin siya dinadamdam o hindi natin siya isinasa puso. So kasi kung sinasa puso natin yon o kung talaga iniisip natin yon, mababawasan yung disgrasya sa motor. Kasi alam nyo, napakarami talagang disgrasya sa motor sa araw-araw. Sobrang dami. Ngayon, may mga talagang masama yung disgrasya yon na namamatay pa. So dapat talaga isipin nyo muna. Kapag nakamotor kayo, yun palagi iisipin nyo. Bago kayo umalis ng bahay, bago nyo patakbuhin yung motor, no, isipin nyo muna yung safety nyo. Para makauwi kayo o para makarating kayo ng sa pupuntahan nyo na ligtas, para makauwi kayo o makabalik kayo sa bahay nyo ng ligtas, di ba?
Saka isa pa, no? Kung kasi iba, sinasabi naman, ang sinasabi kasi nung iba, sobrang dami kasi talaga ng balasubas magmaneho. Sobrang dami talaga ng kamote. So, hayaan mo sila, bahala sila. Ngayon, dahil nga yun ang sinasabi, syempre, marami pa rin nagsasabi na, wala, kahit mag-ingat ka, yun ang sasabihin sa'yo. Kahit mag-ingat ka, dahil nga madami ang kamote, madadamay at madadamay ka. So, maaari talaga mangyari yun. Pero kung talagang mag-iingat ka, makakaiwas ka talaga. Kasi yung aksidente, no? Accident o yung disgrasya, sa safety kasi, pag sa safety, pinag-aaralan yan sa safety. So, yung disgrasya talaga. Kasi ang mindset kasi natin ng mga Pinoy, hindi, disgrasya kasi talagang walang magagawa, hindi na maiiwasan yon, disgrasya kasi. So yun ang mindset eh. So pag disgrasya, hindi na rin maiiwasan. Ang sasabihin, aksidente kasi yung boss, aksidente eh, walang magagawa. Parang yun ang mindset natin. So sa mga safety, no, pagdating sa safety, sa mga nag-aaral ng safety, mga sa karaniwan niyan sa mga pabrika, no, kumpanya, sa mga o kaya sa mga construction sites, kung mapapansin niyo, napakaraming mga signage, ano, kasi pinag-aaralan niyan ng mga dalubhasang mga tao, pinag-aaralan ng safety na yan. So yung aksidente talagang hindi talaga yan, ano, hindi yan yung sinasabi na hindi na maiiwasan. Kasi nga sabi, aksidente, hindi na maiwasan. Kayang-kaya iwasan yan. Basta alam mo yung safety. So, ano, kaya ako, kasi nag-ano ako nyan eh, sa company, no, nung pumasok ako sa company. So, talagang meron kaming pinasukang seminar doon. So, sineseminar kami doon ng, bali, 2 days siya tayo na, 3 hours ata. Pinag-aaralan kasi nga yung safety, yung aksidente, kasi mali ang sagot ko. Nung nag-ano ako, sabi ko, wala, sabi ko, sir, wala po eh, kasi po disgrasya po, aksidente, so talagang hindi na maiwasan. So marami kaming maling sagot doon, kasi nga yun talaga alam natin eh, na pagka yung disgrasya, hindi mo maiwasan talaga, kasi disgrasya nga yan eh, aksidente. Pero doon ko lang nalaman yon. So pwedeng-pwede pa lang maiwasan yan. Kaya nga sa inyo, no, mga idol, kayang-kaya natin iwasan yan. So ingat lang tayo lagi. So yun, paano mga idol, no? Yun lang, no, nag-share lang ako ng konting tips, no, gawa ng kanina, nakakita nga tayo ng nagbanggaan na bike at motor. So sana palagi niyong iisipin kapag nagbumotor kayo, yung kaligtasan niyo.